Kinat ko na po kanina yung pinakatangkay dito. At ito na po yun. Yan. Ugali yun. So, na-trim po na po siya. Tin-rim ko na siya. So, tinanggal ko na yung mga excess dito. Okay. Tapos, minutasa ko na sa presentation. Tapos, ito na po yan. Tanya po. Yan. So, ito po yung ikikwintas nyo kay baby. So, ikikwintas nyo po ito kay baby habang wala pa siyang ngipin. Tatanggalin nyo lang po ito siya pag kompleto na po yung ngipin niya. May bagang na siya, may ngipin na siya sa harap. Kompleto na po. Ngayon, i-disinfect nyo na lang po after nyo ibilad. Ang proper po kasi rito, pagtanggal nyo rito, ibibilad nyo po siya ng 1 hanggang 2 araw kasi malambot po ang part na ito. Malambot po ito. So, pag binutasan nyo po siya, may ring pwede mabiyaka. Tapos, iti konting kinis na hindi siya hindi gagasgas sa funny baby sa balat niya. Lasan nyo ng alcohol. Ganyan ang tansi dito. Ayan. So, ito, kinikwintas po ito. Hindi po ginagawa sinturong. Mas mabisa po pag kwintas. Ganyan po siya. Halimbawa, wala sa pagligo niya. Ngayon, kung wala kayong mahagilap na tansi at yung tali lang na nag-absorb ng liquid. Siguro bago siya maligo, tanggalin nyo na lang, isuot nyo na lang after. So, kailangan po consistent. Huwag na huwag nyo po tatanggalin ito kasi mawala po yung visa. Magugulat na lang po kayo. Kompleto na yung ngipi ni baby. Ni hindi niya na-encounter yung diarrhea, yung pagiging irritable dahil sa dahil sa pagtubo ng kanyang ngipin, makirot yung gums niya. So, mahirap po yun. Yung iba pa nga po dyan, dahil nilalagnat pa. Yung iba po, hindi ko po alam kung anong dahilan ng pagkalagnat nila. Pero, disclaimer po ha, hindi po ako isang doctor or pediatrician. So, kung si baby nakakaranas ng lagnat na ginagamit niya na ito, mainam po na ipakonsulta niya pa rin si baby sa doctor, sa kanyang pediatrician. Lagnat po yan, iba yan. Baka may ibang ano yan. Pa-check up niya pa rin si baby. Ito po, napakasimple lang po. No? Wala po kayong gagastusin. So, ang nagturo po sa amin ito, the tried and proven, ano ba ito? Sa 4 kong anak, mula sa panganay, hanggang sa bunso, nung mga baby pa sila. Ang nagturo po nito, yung lola po ng misis ko, si Lola Aurea noong 1996. Maraming salamat po Lola Aria kung saan naman po kayo naroon ngayon. Marami pong natulungan or matutulungan pa ang kaalaman niyo pong ito. Nakakapagtaka lang po, no? Hindi po natin alam na yung kalabasa may meron pong power or liwaga na ganito na hindi po may paliwanag mula nung araw hanggang sa ngayon. Hanggang sa kasalukuyan. Kung bakit nagagawa niya pong ganun. Kahit ako po mismo nagtataka. Bakit pagsuot to, magugulat na lang tayo na kompleto na ngipin ni baby. Samantala yung iba, dinadanas nila yung pagiging irritable, pagtatae, sorry sa mga kumakain, pasintabi. At iba,
nilalagnat pa. So, pag ganun kasi ang condition ni baby, siyempre tayong mga magulang, medyo malungkot din. So, kung walang nararamdaman si baby, happy si baby, siyempre happy rin tayo. At minus gastos, siyempre. So dito, yung pambudget natin, hindi po mababawasan. Ano po? So, dito po galing yan. So, nung araw, karamihan sa atin, ini-ignore lang ito, tinatapon lang yan. Pero hindi natin alam, mayroon pala siyang hiwagan dulo. Okay po? So, salamat po. Kayong, or may natutunan po kayo sa video ito. Huwag niyo pong kalimutan i-share sa iba ang kaalamang ito para makatulong po. At mag-subscribe po kayo sa akin channel. Paglalambing lang po. Okay, maraming pong salamat. Hanggang sa muli po. Bye-bye.